Hirap na nga sa ngayon ang mga minimum wage earner na pagkasyahin po ang arawang budget. Paano pa raw kung magtataas pasahe? Kaya sana raw itaas na rin ang sweldo ng mga manggagawa. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! Yeah, magandang umaga. Lalo mas mahirap mag-commute ngayong rush hour. Bukod sa mas maraming tao dahil alert level 1 na, mas mahal ang mga bilihin at nagbabadya pa yung taas pamasahe. Maagang sumuong sa biyahe si Ian Pinosa dito sa Cogio Antipolo. Wala pa halos liwanag nang umalis siya ng bahay. Service maintenance crew siya sa Sukat Paranaque kaya ang haba ng ginugugol niya araw-araw sa biyahe. Mula bahay, sasakay siya papuntang Cubao, makikipagsapalaran sa MRT at sasakay pa ng isang jeep papunta sa pinagtatrabahuan. 100 piso kada punta, 200 pesos kabuuan sa buong araw. Minimum wage earner lang siya kaya napakahirap raw pagkasyahin ang kinikita niya. Mas lalong di niya kakayanin pag tumaas pa ang pamasahe. Gawa ng di nasapat yung mga bilihin sa palengke. Tapos may nag-aaral pang anak. Titipid na lang. Ano na lang ng yung budget na lang para sa pagkain. Yun na lang, tinitipid ko. Paano yan eh? Lalo ka mga ngayayan yan. Wala, ganun talaga eh. Para sa pamilya lang eh. Ang mga manggagawang tulad ni Ian ang dahilan kung bakit mismo ang Dolly na nagsabi, hindi sapat ang 537 pesos na arawang kita ng mga ordinaryong manggagawa. Pinamamadali na nga ni Dolly Secretary Silvestre Bello III sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ang pag-review nito. So Igan, ito yung live na situation dito sa Cogio. Makita na sa likuran, may konting build-up na rush hour. Ito yung mga paluwas ng Metro Manila sa kabaan ng Marcos Highway westbound lane. At may mga ilan din tayo talaga na kasabay ng mga commuter dito na papasok sa trabaho na talagang maaga palang bumabangon para hindi maabala sa ganitong traffic. Live mula rito sa Antipolo, Bam Alegre, buong puso para sa Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.